Welcome back to Family Feud sa mga kapuso nating nanonood ng TV habang kumakain ng hapunan. Nako, sana po eh, kasing sarap ng ulam nyo ang panonood sa ating show. Kaya maraming salamat po sa araw-araw na pagtutok sa aming programa. Samantala, eto, makiki-best time ever na kulitan muna tayo sa ating studio audience. At bilang mga news anchors, reporters, and journalists ang kasama natin, meron tayong challenge para sa inyo. Okay, eto. May ipapabasa kami sa inyo. Kung wari, audition ito para maging newscaster kayo. Eto, dito nila babasahin. So, kailangan galingan ninyo. Sino gustong mauna? Alright, ate. Anong pangalan mo? Venus po. Venus. Okay, Venus. Kung yari, ikaw ay mag-apply sa GMA News. Tapos ito yung babasahin mo. Yan. Okay, sige. Sa'yo yung mic. Alright, Venus, game? Yeah. Okay. Ready po. Ready? Okay, go. Go, Venus. Good luck. Magandang gabi po. Matinding laban ang nagaganap ngayon dito sa Family Feud. Sa susunod na round ay maghaharap sina Ian Cruz at Nelson Canlas. Ang tanong, kung mananalo ang team ni Nelson Canlas, pwede ba akong mag-kiss kay Ivan Marina? Ang sagot, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Family Feud. Wow! Pwede! Pwede! Pwedeng news anchor. Tapos pwede rin kumis mamaya. Kaya wow. Mananalo tayo. Mahusay, Venus. Mahusay. Okay, one last. Gusto mo sumubok? Oh, sige, kuya. Ano pangalan natin, pareko? Fortunato po. Fortunato. Ah, magandang pangalan ng newscaster yun, di ba? Nag-uulat. Fortunato. Oh, Fortunato. Yeah. Fortunato. Magandang gabi Yung boses, yeah. Kailangan medyo... Magandang gabi po. Milyon-milyon ang nanonood ngayon sa salpukan ng mga kapuso, anchors, and reporters. Kung suswertihin, mananalo sila ng 200,000 pesos. Ang tanong, kung mananalo pa sila ng jackpot, bibigyan ba nila ako ng balato? Abangan niya sa pagbabalik ng Family Feud! Pwede! Thank you! May balato ka daw kay Nelson. May palato ko daw kay Nelson dahil kukunin niya tong round na to. So far, ito po ang team naghahabol pong 24 hours weekend with 85 points dahil leading ang team Tutukers with 91. Dikit na dikit. Kaya tawagin na natin ang ating entertainment journalist na si Nelson at ang news reporter na si Ian. Let's play round 3. Good luck. Double points round. Top 6 answers are on the board. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing buwaya? Nelson. Police. Parang gusto mong bawi. Sorry po. Oh. De, survey lang to, ha? Survey. Police. Okay. Ian, ano ang una mong naiisip kapag sinabing buwaya? Matakaw. Nandyan ba ang matakaw? Yun! Pass or play, Sir Ian? Play! Nelson, balik muna tayo. Let's go! Sandra, ano pong una nyo naiisip kapag sinabing buwaya? Nangangagat. Yan! Nangangagat! Andiyan ba yan, survey? Nangangagat ba? Uy! Sir Emil, anong una pong nyo naiisip kapag sinabing buwaya? Nakakatakot! Nakakatakot. Tay sa itsura ng buhaya, nakakatakot daw. Yes! Pasok na naman. So Joseph, ano unang niya naisip? Malaki. Malaking buhaya. Uy. Time to huddle again, 24. Pero pakinggan niyo ulit dahil baka maulit. Sir Ian, back to you. Ano pong una niyong naiisip kapag sinabing buhaya? Nananakit. Oh, nananakit. Nandiyan ba yan? Nananakit! Wala! Ito na, makakabawi kaya sila. 24 oras weekend. Here we go. Memories. Pag sinabing buhaya, anong unang pupasok sa isip? Sakim. Sakim! Yes, sakim. Diba parang, Nelson? Mangipin. Mangipin? Pangil. Mangipin. Okay. Tia? Nagtatago lumalangoy sa tubig. Yung literal na buhay. Yes, literal. Pwede. Crocodile. Sir Ivan, anong una niyong naiisip kapag sinabing buhaya, pwede kayong sumunod o baka may iba kayo? Politiko. Hindi po sa sumunod.
Hindi siya sumunod. Sang-ayon ba kayo doon? Politiko daw. Yes! Tama sila. Masistil nila ang crowd na to. Ang sabi nila politiko, ang sabi ng survey ay... Let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Everybody, number 6, please. Mabangis. And of course, pang-apat ay... Yan, kumakain ng tao. Yan, specific din talaga siya. Specific din, oh. So anyway, recap po tayo after 3 rounds. Team 24 Horas Weekend, 199. Tutukers, 91 points pa rin.